Yan mga kayamito na yung ating ginisang ang palaya with kamatis. Ayan na siya. Yan yung pagkaka-plate natin. Ganyan na siya. Pwede tayong kumain ng hapunan. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Pag bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. Click yun na notification bell para updated ka sa mga bagong vlog ko. Yan mga kayam, dahil mag-dinner na nga. So, nagluto ako. Ako nakatoko kasi ang kasama ko dito sa bayong-bayaw ko, yung ate ko nasa malayo, nasa abroad. So, ako nakatoko magluto. Ngayon, papakita ko sa inyo kung anong niluto ko yung ginisang ampalaya, kung anong procedure nito, kung gano'ng kadali lang siyang lutuin. Yung mga kayami, dahil yung dinner, magluluto tayo ng ginisang ampalaya. Ito pala yung ampalaya binigay ito ng taga San Blas, si Madam Grace Oliver. Ayan. Procedure namin sa pagluluto nito. Ayan. So, prepare ko lang yung kailangan ko. Iba yung proseso nila sa pagluluto. Iba sinasabi nila kasi yung palay pagigisa, yung palay mapait daw. So ganito naman yung sa akin. So prepare ako ng sibuyas. Isang sibuyas lang. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are. Cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Tapos bitching. So kasi pag naglulubang maraming na. May grocery pa ako ng bawang. Every morning routine ko kasi, pag yung maaga, pag naaga ko nagigising, tinutulungan ko yung mga magbuwa ng mga kapatid. Kasi magpilit na nga siya ng kalitriya sa pilit ng auditorium pag gabi. Pag umaga, pag nagigising ko, maaga ko, magpipipero ng kapatid niya. Tapos sibuyas, luya, mga carrots,
Hindi pa po sinisipag ang pumipin, hindi naman lagi. Kapag tinabad naman ako ng kaigalang ako dumaan. So, patayin na lang natin yung habang nag-prepare ako dito ng nagamitin ko sa isang palaya, nagsaing na din ako ng kanin. Ayan yung kanin natin. Nakasaing na siya. So, tatapusin ko lang yung, yung kanin. Then, gagawin natin ngayon dito sa may palaya para hindi siya bitter. Bitter, di ba? Parang bitter. Papait. Lalagyan ng asin. Ganyan daw. Yan ang sabi ng nanay ko, asin. Maraming asin. Maraming asin. Maraming asin. Tapos lalamasin natin siya. Ganyan. Lalamasin natin siya ganyan. Para pag ginisa daw, di mapait. Pag sabihin nyo, gigisa ko siyang ganito ha. Basta tignan nyo yung procedure ko kung paano ako magluto ng palaya para di mapait. Makamayos yung dami kung nilagyan ko ng marami. Kung gigisa nyo agad, no, hindi yung tama. Magiging maalat yung ano nyo. Yung palaya nyo. Yung palaya nyo. Ganyan ang lalamasin yung nanasin siya ganyan. Hanggang lumabas-labas ang patas niya, di ba yung asin nga parang matutupi siya? Hindi, bitchin na pinapakuha ko. Uugasan natin siya ngayon. Baka sabihin nyo kasi hindi ko tayo uugasan. Kailangan natin siyang uugasan para maalis yung pipe-pipe niya. Parang ang mangyayari ito, magiging malambot siyang ganyan. Magiging malambot na siya. Parang nawala-wala yung patas niya. Ganyan, ganyan siya. Diba? Naka-strainer naman ako, tap na natin siya. Ganyan. So, naka-strainer na ganyan. Ganyan. Check natin yung kanin natin kung ulo kuma. Ulo na yung ating kanin. Papainit na tayo, dyan papainit na tayo ng kawali. Habang kinakainit natin siya, ito prepare natin yung yung plog. Sabi na natin. So, lalagyan natin ang asin yung plog para magkaroon ng lasa yung plog. Lalagyan natin siya ng monosol. Monosol yung plog ang herb chain. Dahil mahigit na siya, ay mga basya, lagyan natin ng maraming mantika. Char! Dito. Kunti lang. Yung iba kasi nakikita ko, nauuna yung ano nila, nauuna yung sibuyas, sibuyas nila pag nagigisa. Sabi naman, nauuna yung bawang. Ayun yung bawang. Ayun lang yung bawang. Pag medyo nag-golden yellow yung bawang natin, susunod natin yung sibuyas. Mas madali kasing maluto yung sibuyas. Ayun lang natin yung sibuyas. Hanggang antay natin siya mag-golden yellow. Lagyan na rin natin yung kamatis. Kailangan madurog yung kamatis natin ha. Antay natin madurog yung ating kamatis bago natin nilagay yung ampalaya. Yung dahil medyo durog na yung ating kamatis, lalagyan na natin yung ating ampalaya. Tapos halu-haluin lang natin sa ganyan. Antayin natin medyo ano siya, medyo lumambot at gusto kasi medyo sunog yung palaya ko before ko lagay yung itlog. Yung mga kaya gusto kasi medyo sunog yung ating palaya. Yung parang magiging testy ka. Ano ay lang natin sa palaya. Pero actually okay na ito eh. Eh kaso gusto ko yung talaga nilutong yung palaya. Yung tatakpan lang natin siya. Mga 5 minutes. Pwede na natin lagay mamaya yung itlog. Ang dahil okay na siya. Ano ay natin sa palaya. Bubuhos natin yung itlog. Kung may giniling, magmasarap din itong halwa ng giniling. So dahil wala tayong giniling, yung itlog muna tayo. Kung nilalagyan mo ganyan yung flow, pwede mo kasaluin siya. Kasaluin natin siya. Bali yung itlog mo nilagay ko na pinatay ko, nilagyan ko na siya ng asin at asin at asin. Para magkaroon ng lasa yung kanyang.
para maging ganyan ang video. Pakita ko tayo na mamaya, click natin. Yan mga kayami, ito na yung ating ginisang ampalaya with kamatis. Ayan na siya. Yan yung pagkaka-plate natin. Ganyan na siya. Wow. Pwede na tayong kumain ng hapunan. Yan mga kayami, pag nagustuhan nyo yung vlog na ito, just comment down below and click yun na yung notification bell para updated kayo sa mga bagong vlog ko. Thank you for watching.